Hello mga kalokoso! Welcome back sa aming channel po mga kalokoso. For today's vlog mga kaloko, kayo ba ay may balak mag-travel o umuwi ng probinsya? Sasakay ba kayo ng eroplano o barko na gusto nyo isama ang mga pets nyo? Cat or dog, ganun. Tapos gusto nyo malaman kung anong mga requirements para madala nyo yung mga pets nyo para sa inyo po ang video na ito. Pero bago ang lahat mga kaloko, magsisimula po tayo pagkatapos ng intro. So for today's vlog mga kaloko, ituturo ko po sa inyo kasi ito po ay nagbe-base po sa aming karanasan, sa aming pong pinagdaanan. So sa mga nakakakilala po kay Trump, yan, yung alaga po namin, baby po namin. So para madala po namin, ito po yung mga naging requirements po. Kahit sa eroplano, tugo po kasi kami. Same lang po ang requirements po para pwede ma-shipping yung ating mga alaga, mga baby pets po natin. So, ayan. So, ang pinakauna pong need po natin mga kaloko is yung anti-rabies card. Yan, ito po. So, anti-rabies card po mga kaloko. So, amin kasi mga kaloko, kahit saan po, mapa-private man or mapa-public, ito kasi si Trump na pa-anti-rabies namin sa munisipyo. Ito po ay libre lang. So, kailangan po ng anti-rabies card. Then, take note, tips po. So, kailangan po ang inyong mga pets ay na anti-rabies po, minimum of 14 days na po yun. Dapat, at least 14 days pataas po mga kaloko, 14 days to 1 year po dapat na ano yung anti-rabies niya. Hindi po pwede na bagong anti-rabies po siya tapos ano, hindi po kayo mabibigyan po ng clearance ng vet nyo. So ayan. So dito po meron din pong nakalagay dito. Andito yung dapat, andito yung date kung kailan siya na anti-rabies. And then pag yan pasok na, so pwede na po kayong pumunta sa any veterinary license, veterinarian po. Sila po ang magbibigay ng health certificate. Yan ang kasunod. Pangalawang kailangan is health certificate ni dog nyo. So, pagpupunta po kayo, kami kasi hindi po same ang ano kasi ito sa munisipyo lang to. So, kahit saan po kayo or sa private man kayo kumuha ng anti-rabies o saan man kayo location, ito, pinaka-tips ko rin po, pwede po kayo kumuha ng health certificate niya. Kahit saan vet po. Kung ibang vet ba itong naanuan nyo ng anti-rabies niya, pwede po kayo sa iba mag-umuha ng health certificate. So, wala namang gagawin doon, kundi titimbangin siya, iti-temperature, kung okay ba. Tingnan kung ano yung kulay niya talaga, dapat nakalagay doon. Yung health certificate galing po sa licensed vet. Next step po, ito po ang pinakalast at dito po ako isa sa nahirapan. Ang i-register siya sa Bureau of Animal. So, yung link po ilalagay ko po sa description ko po. So, ito po. Bali, magla-login po kayo doon sa NVQSD account. Kaya, gagawa po kayo ng NVQSD na account. Doon po kayo magla-login. So, kasi kung wala po ito, hindi po pwedeng isakay or dalhin ang inyong mga pet. So, ganito mangyayari. Ang NVQSD pala meaning is National Veterinary Quarantine Services Division. So, ayan, nilalagay ko po sa description po yung link. O, ito po ang pinakahuling kakailanganin. So, ayan, ito na po. Ayan, may picture din siya. Kasi i-upload nyo po yan. Online po yan, bali i-re-register nyo po siya. Ito po, napakahirap po. Ako, totoo lang mga kaloko, nahirapan ako nito sa online kasi ang dami po din na igpa po yung S-Pass. Ito din pala po yung health certificate sample. Kasi yung nakalagay sa health certificate, ito din po yung ilalagay nyo po dito sa NVQSD na ano. Ito po yung ipi-fill up mo. Kung ano nakalagay dito, ito po yung ilalagay din dito. Then,
So kailangan po talagang meron siyang mga pati license ng license number ng vet dapat nakalagay kasi naka ano daw to eh. Bali naka computers na didetect po nila. Hindi po to pwedeng PKN mga kalokong ayan. Ayan. So malalagay niyo po siya, pipicturean siya, ano kulay lahat. So ito po yung pinaka last na kailangan mga kaloko. Hindi pag wala po kayo nito, kahit meron kayo nitong dalawa, itong health certificate at saka anti-rabies card. Pag wala po ito, hindi pa rin makakasakay yung mga pets niyo po. Hindi niyo po pwede silang isama. So ito po yung mga tatlong needed para makasama po ang ating mga pets. Siyempre, lastly, kailangan siya ng proper cage. So, si Trump, meron na po siyang cage. So, dapat nakaakma po sa laki niya o taas yung cage na yun. Yung sakto, yung makaka-rest talaga. Bawal po kasing mapagod o bawal po ma-stress yung aso natin sa loob ng cage. So, ayun mga kaloko, yung apat na yan pala. Itong anti-rabies card, veterinary health certificate, at itong galing sa National Veterinary Quarantine Services Division, itong ano na to. So ito lang pong mga kakailanganin nyo para masama nyo po yung mga pets nyo. Ayan mga kaloko, sana nakapag-share na naman ako ng bagong kalaman sa inyo at nakapagbigay ako ng magandang tips po sa inyo, lalo na po sa mga nais magbalik probinsya or magbakasyon na gusto isama yung mga baby pets nyo. So, ito lang po yung kakailangan. Sana nakapag-share ako ng maayos sa inyo at nakuha nyo po yung mga sinabi ko. Ayan mga kaloko, sa mga bago dito sa aming YouTube channel, so please huwag nyo po kalimutan sana po na mag-subscribe. Yan. And click the notification bell all para lagi kayong updated sa tuwing may bago kaming videos upload. Ay mga kaloko, abangan nyo rin po yung mga sunod-sunod ko pong video na ilalabas. At saka sana po panoorin nyo pa rin yung mga bagong mga content ko dito na po sa probinsya. So ayun mga kaloko, thank you for watching and God bless and bye-bye.